Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we'll be discussing about my top 20 Netflix series or docuseries that are worth watching. So without further ado, let's start. So my top 1 na maganda panoorin na series sa Netflix is Money Heist. So little background lang about Money Heist. Ano siya, mga kriminal sila na mangrarob ng mga bangko sa mga pagawaan ng ano ng pera ganun. So yun, maganda yun, panoorin mo. Last season na yata yung ilalabas nila eh. Alam ko malapit nang ilabas yun. So next naman tayo. My top 2 is Sabrina. So Sabrina, little background naman sa Sabrina is witch siya. So yun, witch si Sabrina. Tapos nandun si Lucifer, si Lilith. Maganda naman yung pagkakagawa ng ano na yun, series na yun. 4 na parts siya. 4 na season. So my top 3 is Lucifer. Lucifer naman, parang hindi naman siya gaano kasama dito sa video na to kasi si Lucifer, tumutulong siya sa detectives para ma-solve yung crime na nangyari. Tapos, sinasabi niya, what do you truly desire? Tapos, tititik siyang gano'n. Tapos, gusto mong, ano, yun dinedesire mo, masasabi niya. Tapos, yun, maganda din yun. Kasi, yung last episode na napanood ko is, yung lumitaw na si God. Nandun si Lucifer, tsaka si Michael. So, ayun, very interesting yung ilalabas nilang bagong season yun. So, panoorin yun. Number 4 naman is Locked Up. So, lilito ko na lang dito yung mga itsura niya para makita niyo sa Netflix. So, yung Locked Up, buhay siya ng mga kriminal. Andito din yung cast ng Money Heist na si Nairobi tsaka yung detective na buntis. Nandito siya, ang lupit nilang dalawa. So, ayun, maganda to panoorin nyo. Ano, bala kasi nilang tumakas, tapos marami ding, ano, basta yun. Balak nila tumakas sa kulungan, tapos kung ano-ano pinagagawa nila sa kulungan, buhay sa kulungan talaga. So, my top 5 is Shadowhunters. So, eto naman, ano naman siya, parang may, paano ba i-describe ito? Shadowhunter. Basta nag-hunt sila ng mga demons. Tapos, parang sinesecure nila na lahat ng lumalabas ng mga demon na e-execute nila. Tapos, Shadowhunters, mga tao sila na parang may nilalagay sila na rune, mga tattoo. May pang heal, may pang ano. Basta, ganun. Maganda din to. Panoorin nyo. Tapos, merong Seelies. Seelies ba? Tama. Seelies, mga hindi nila kayang mag-lie. Tapos may power sila. Tapos meron din dito na warlock. Yung warlock naman yun, may magic-magic sila. Tapos ano pa ba? May mga angel din dun. Kaya parang ang ganda din yung panoorin. May vampire. Bitin nga ako yun. So yung top 6 ko naman is yung Alice in Borderland. Maganda din siya. Parang ano, maglalaro ka ng mga games, tapos may maa-acquire ka ng mga cards, tapos ayun, basta maganda to, panoorin nyo na lang din, Japanese siya. Next ko naman, top 7 ko naman is yung Kingdom. Kingdom naman, ano naman siya, Korean series din siya, season 1 pa lang siya, hindi pa nadudugtungan ulit. Tapos ano, tama ba? Tama yata. Tapos yun, ano naman, about to sa resurrecting plant na ginamit nila sa ano, parang sa isang tao. Tapos, anong nangyari? Nabuhay nga siya, kaso parang zombie na siya nabuhay. So, epic yung pagkabuhay nila, paggamit nila na sa resurrecting plant na yun. So, top 8 ko naman is yung The Queen's Gambit. So, eto naman, ano to, English. Tapos, ano siya, all about chess, paglalaro ng chess. Tapos, ano, dun ka matututo ng strategy para to sa mga mahilig maglaro ng chess.
maganda tong ano na to, series na to kasi first time ko lang nakapanood ng mga ganyan. Hindi naman ako gaano magaling sa chess pero ang ganda nung ano nung palabas na to. So my top 9 is Z Nation. So Z Nation is apocalypse then zombies. Kasi kaya nga Z Nation, 'di ba? Zombie kasi puro zombie na 'yan to. So maganda to. 'Yun maganda yung zombie-zombie na to para sa mga mahilig manood ng mga zombies. At saka matututo ka din dito sa palabas na to lumaban kapag nagkaroon na ng zombie apocalypse. Kahit anong pwede nilang gamitin na instrument, kung ano mahawakan nila, yun ang ginagamit nilang instrument. Kaya dito din ako medyo nagkaka-idea para in the near future, syempre, hindi mo naman malaman kung ano mangyayari sa mundo. Dapat prepared ka. So, yun. So, top 10 ko naman is Lock and Key. Yung lock na spelling is, ano siya, apelido. Hindi as in susi, pero pwede. Hindi as in sarado na lock. Pero, ayun nga, parang family siya na meron silang bahay na yung mga susi, may mga kakaibang nagagawa. Kunwari, itong susi na ganito yung shape. Kunwari lang, ito yung ganitong shape. Tapos sinusi mo, tapos gusto mo ng ice cream. Tapos mapupunta ka sa ice cream store, ganun. Parang kaya mo makapag-travel. Panoorin nyo na lang para malaman nyo yung iba't ibang gamit ng susi doon. Interesting siya. So, number 11 ko naman is Riverdale. So, recently ko lang siya napanood kasi nga tinamad ako. Mas maganda kasi iba. Parang hindi kasi ako mahilig sa mga ano mystery. Pero, noon napanood ko siya, parang sexy na nga tapusin ko na. Maganda naman siya. Kasi mga teenager sila o mga dalaga binata na nagsasolve ng mga crime sa ano nila sa town nila sa Riverdale. So ayun, maganda rin 'to. So top 12 ko naman is The Winx Saga 'yon. So itong The Winx Saga, 'yun nga, maganda 'to kasi para sa mga mahilig sa mga magic na mga palabas. Yun, may magic sila dito. Kaya pinanood ko rin to kasi maganda. Season 1 pa lang kaya, yun, abang-abang na naman ako. Maganda siya panoonin. Try nyo. And top 13 ko naman is yung The Uncanny Counter. Tama ba? Uncanny Counter. So, ito naman, Korea naman to na series. Tapos, ano naman siya about sa ayun yung parang pag-defeat din sa mga evil, sa mga demons, na basta yun, parang yung mga demon, kumakain sila ng soul ng mga tao. Tapos, ayun, pag marami siya nakain, tumataas yung level niya. Lumalakas siya. Tapos, meron parang sa afterlife, may mga tao na sumasanib sila, o kumbaga humahanap sila ng host ng mga tao na pwede nilang ano pasukan yung loob. Kunwari, mga coma, ayun, may coma sila, hindi na sila nakaka ano, ganyan, unconscious na, so yun yung sinasaniban nila. Tas yun, maganda din to kasi ano, Korean siya, maganda yung mga laban nila, talagang ano, intense, bakbakan agad kahit ano pa lang, episode 1 pa lang. Panoorin niyo. So, number 14 na yata ako. Number 14 naman, top 14 ko is yung Hotel del Luna. So, Hotel del Luna is a hotel. Si IU yung bida dito. Kung kilala niyo, Koreano siya na ano. So, yun, Hotel del Luna. Hotel siya ng mga spirits, mga ghosts, mga may unfinished business. Kunwari ako, hinahanap ko pa kung sino pumatay sa akin o kaya may hindi pa ako nasasabi sa pamilya ko na namatay ako, ganun. Doon nag-stay yung mga lost soul. So, kailangan nila matapos yung gusto nilang gawin bago sila makaakyat sa langit o kung saan man sila mapupunta. So, maganda to, panoorin nyo din. So, ang top 15 ko naman is What's Wrong with Secretary Kim. Ito, nakakakilig to. Tsaka gusto ko yung outfitan yung babae dito na secretary. Tapos yun, nagka-inlaban sila ng dalawa. Tsaka, parang mababaw lang yung story. Hindi siya yung katulad ng iba na
sobrang ang sakit sa puso kapag may mga scene na mga ano, mga mahihirapan yung love life nila, ganun. So maganda to, mababaw lang siya pero nakakakilig. So number 16 ko naman is Warrior Nun. So ano, yung isang babae na hindi naman talaga siya nun, pero parang ano na siya, namatay siya, hindi ko alam kung nilason ba, nakalimutan ko na kasi sobrang dami ko napanood. Yun, namatay yung body niya, nasa, nandun siya sa may church ba yun. Tapos, eh, syempre, need nila ng warrior na namatay na kasi yung previous warrior na nila sa pakikipaglaban. So, nilagay sa patay yung ano, yung dito sa may likod niya, basta mapapanood niyo kung ano yung nilagay sa likod niya, tapos nabuhay siya. Naging warrior nun siya. Tapos malulupit sila ng mga nun. Nakikipaglaban talaga sila. Kaya panoorin niyo, maganda. So next ko naman is The Bureau of Magical Things. So ito namang palabas na to. Yung babae parang nung una, parang wala siyang power. Tama ba? Oo, parang wala siyang power. Tapos eventually sumali siya sa ano, may mga may magic. Mga alam ng magic. So maganda din ito kasi mahilig ako sa mga magic. So again, ano naman to, The Worst Witch. Yung Worst Witch naman is, ayun nga, may magic din sila. Siya yung pinaka-worst na witch, pero siya yung nag-save sa entire witch ano academy. May academy sila eh. Hindi ko na ma-remember kung ano kasi sobrang dahil ko naman pinanood. So yun, panoorin nyo na lang para malaman niyo. Maganda to kasi bata pa lang siya yung witch na yun, tapos makikita niyo yung pag-grow niya as a witch, yung pagiging syunga-syunga niya dati mag-magic hanggang sa gumaling na siya mag-magic. So number 19 is Sweet Home. Korean din to, tama ba? Korean o Japanese? Basta Korean ata o Japanese. Not sure, pero yun niya. Basta may, ano, basta yun. Tapos maganda to kasi ano naman siya, mga alien naman yung kalaban nung mga bida dito. Yun yung pinapatay nila. So yung last ko na top 20 is the 100. So yung the 100 naman is, ano naman siya, about sa mga nasa outer space. Mga nasa outer space na mga survivor ng mundo. Kasi nga daw, ang world, hindi na daw safe tirhan. So, yung 100 na people na pinababa sa Earth, 100 sila. Ayun, iba-iba yung nangyari sa kanila. May na-meet silang mga katutubo na mga pumapatay. Kasi syempre, territorial yung mga ano eh. Mga tribu-tribu, mga ganun eh. May territorial, syempre. Pinagtatanggol lang nila yung place nila sa kanila daw yun. Bawal kang pumasok. Tapos yun, hanggang sa yung isa sa mga babae, naging parang reyna-reynahan din. Panoorin niya na lang, maganda din siya. So, bukod sa top 20 na series na mga sinuggest ko, may masasuggest din ako na tatlong Tokyo series. Mga murder, about murder to o pagkamatay. So, ito yung mga gaganda na 4 na episode, tapos solid talaga. Mga ano, kung mahilig kayo sa mga crime scene, mga ganun. Ayun, panoorin niyo to. Yung una is The Night Stalker. Ito ang ganda niya. Ito ang lupit ng killer na to. Yung Night Stalker na yun. Sobrang lupit niya, as in, sobrang dami niyang napatay. And dami niyang nasaktan. Tapos, nung una, ang kulo lang nila is sapatos na Avia. Tapos yun nga, eventually na ano, tagal din nila, halos ano, 14 months bago nahuli yung killer. At ang dami niyang napatay. Iba-iba. May mga, lahat nire-rape niya, hindi siya namimili. Nagre-rape siya ng bata, ng matanda, babae o lalaki. Nagre-rape siya, mga gurang, mga elderly. Kahit ano, hindi siya namimili. Wala siyang nipiling variety ng ano, ng tao. Tapos yun nga, yung iba, binubuhay niya. Yung iba, pinapatay niya. Ganun siya. Tapos, iba-ibang location. Ibang-ibang location siya, pumapatay. Tapos, wala silang nakukuha ang fingerprints. Tapos, yun na.
panoorin nyo na lang. Hindi ko na ikikwento lahat in details kasi baka maging spoiler ako. So, yung top, yung pangalawa naman na docu-series na isasuggest ko sa inyo is yung The Vanishing at the Cecil Hotel. So, ito naman, sa hotel na Cecil na yun, yung surroundings, not safe. Maraming mga nagda-drugs. Tapos, yung hotel na to, dyan nag-i-stay yung mga bagong labas sa kulungan. Marami kasi yung room, 700 rooms siya. Tapos, tapos namatay yung babae. Hindi nila mahanap yung bangkay. Hindi niya na kinakontak yung pamilya niya. Yung friends niya, hindi na siya nag-a-update sa mga social media niya. Kaya, ayun, nagsimula sila mag-search dun sa babae kung nasaan. Wala siya sa buong hotel o kahit saan pa man, hindi siya mahanap. Kahit yung aso, hindi siya matrack ng aso ng mga detective tsaka mga police. So, ayun, panoorin nyo na lang. Maganda to, lalo na sa mga bipolar na tao kasi severe bipolar pala yung babae. Kaya, dapat hindi siya pinagtatravel. And lastly, na kailangan nyo panoorin. So, the last docu-series na papanoorin nyo is American Murder, The Family Next Door. So, ito naman, pinatay niya yung asawa niya tsaka yung dalawang bata. Tapos, parang nagpapanggap siya na ganyan-ganyan, di niya daw ginawa yun, di niya magagawa sa pamilya niya yun. Tapos, ayun, hanggang sa ending, siya din yung naturo na may kasalanan. Kasi, buti na lang, may CCTV yung kapitbahay niya. Nakita na anong interaction niya sa labas ng bahay, kung anong nagawa niya din. Tapos yun, malalaman niyo kung saan niya nilagay yung bangkay ng family. Yun lang. So, if you like this video, give it a thumbs up and subscribe na sa channel ko. And don't forget the notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko pa videos. Yun lang. Sana may mga nakuha kayong magagandang panoorin sa vlog na to. Yun lang. Bye!